So, welcome din sa aking mga new subscriber po dyan. So, napanood nyo po ba ang anak ni Waray at anak ni Biday? Yun. So, yung nangyari kanina is paganda dahil ang anak ni Waray at ang anak ni Biday ay nagkita na. So, ayun nga. Nagkita sila. Nakita siya ni anak ni Waray na si Biday na nagbablog. Pero tinignan niya ito at hindi ganun kadami ang views. So, nag-isip ang anak ni Waray ng mga magandang content para mas tumaas ang views. So, no, after nun, nagkakilala sila ng gusto at nag-set up sila ng isang content na magiging close sila. So, yun, nagkaroon sila ng isang challenge hanggang sa nagkaroon sila ng bonding. After nun, namasyal sila. Apatopasyal nila. Nakita ni anak ni Waray ang kanyang manliligaw noon na niloko siya. So, ayun, nagpanggap si anak ni Biday na siya yung girlfriend nun para mapahiya siya dun sa isang girlfriend ng lalaki na naging manliligaw ni anak ni Waray. So, ayun. Sa kabilang banda naman, ang kanilang mga nanay ay nag-away. Nagkita sila sa isang restaurant. So, ayun nga, nagtitinda ng isang pagkain na kilalang kilala sa Visayas. And ayun, siniraan ni Biday na yung pagkain niya daw yun eh, na binibeta is hindi masarap. Sobrang pangit daw ng lasa, hindi daw magugustuhan. So, ang sabi nung may-ari ng restaurant, kung magkakilala daw sila. Ang sabi naman niya, nang narinig ni Biday is oo, dati daw nilang katulong ito at nagnakaw daw ito sa kanila. And ang sabi naman ni Waray is hindi yung totoo. Hindi daw totoo yung binibintang niya. Kilala daw siya nung may-ari ng restaurant. So, yung mga tinitinda niya rin daw is masasarap. So, wala daw dapat ikabahala. Pero, pinaalis pa rin siya nung may-ari ng restaurant. So, after nun, doon na mas pagtatagpo ng kanilang mga anak is naging close sila, nagka-open up sila, and nagtanungan sila kung kamusta naman yung family nila. Ayun, nalaman nila sa isa't isa is wala na silang tatay, pareho sila kasi nga daw iniwanan daw sila. Iniwanan daw sila pareho, ayan. After nun, nag-usap pa rin sila and gumawa pa rin sila ng ibang vlog na mas papatok pa sa mga nanonood sa kanila. Actually, dun sa account ni Biday kasi siya yung nagbablog doon. So, si Barbie siya yung nag-ano ng content para doon kay Biday. Ayun. And then, after nun, sinama ni Biday si Waray dun sa kanilang bahay para ipakilala sa nanay niya. Pero, nagkatagpo na si anak ni Waray at ang nanay ni Biday sa isang restaurant. Ngunit, natapunan ito ng isang inumin na hindi naman sinasadya ni Barbie. Ayun, ayun yung nangyari sa kanilang eksena. So, nung papakilala na siya ni Biday sa kanyang nanay, is nashock siya kasi familiar yung mukha niya. And then, ayun, hanggang doon lang tayo. Abangan nyo ang susunod na kabanata. Bye-bye! Mwah!